isang mapagpalang araw mga kapalay. At nais ko muna kayong pasalamatan sa inyong pagsuporta at panonood sa aking channel. Nawa po ay patuloy niyo po akong suportahan upang nang sa gayon ako po ay makatulong sa inyong pamamaraan ng pagsasaka sa aking munting kaalaman. Sa video pong ito, inyo pong matutunghayan ang development po ng mga palay or seedlings na ating pong in-upload noong mga nakaraan nating mga video. Magandang araw po mga kapalay, nandito po tayo ngayon sa Barangay Pandeño sa palayan po ni Ginoong Leonardo Ongriano. Ito po ay tatlong bag na SL7 at amin pong ipinula noong November 28 taong kasalukuyan. Bali, 6 na kamahan po ito or 45 kilos na hybrid seeds. Ito po ay nakatakdang ilipatanim sa darating na December 28 taong kasalukuyan. Ito po kasi ang schedule ng mananim ayon sa ating farmer. Ang taas po ng kanyang punla sa ngayong araw na ito ay 19 cm. Atin pong huling tinungo ang mga kamahang ito noong December 8 taong kasalukuyan. Ito po ay binigyan po ng tamang proteksyon laban po sa mga golden apple snail or golden kuhol, gayon din po sa mga maya at mga mapanirang daga na maaaring makasira sa kanyang punla. Bukod po sa paggamit ng mga synthetic fertilizer, ang atin din pong farmer ay gumamit ng bioenzyme bilang pagtulong at pagdecompose ng mga organic material sa kanyang palayan gaya ng mga rice straw at iba pang mga materials na present sa kanyang palayan. Nang sa gayon ay mas maging produktibo at magamit ng gusto ang mga presensyang nutrients na nakapaloob dito. Gayon din po ang makatipid sa synthetic fertilizer na kadalasang ginagamit sa kanyang pagtatanim ng palay. Mga kapalay, nandito po tayo ngayon sa Barangay Purgos, Sinilon, Laguna at kasama po natin si Kuya Sernan Masakupan at atin pong susunguin ang kanyang kamahan maya-maya lang. Yan po mga kapalay, nandito na po tayo sa punlaan po ni Ginoong Sernan Masakupan. Wala ito siyang ginagawa. Ito po ay 15 kilos na hybrid seeds at variety po ng SL7. Ito po ay nakatakdang ilipatanim sa December 27, taong kasalukuyan. Ano kuya, December 27. Atin pong naobserbahan na ito po ay bahagyang pinitigman ng mga daga. Kaya naman po, magpaplano pong magpain ang ating farmer para humapigilan ang tuluyang pagkasira ng kanyang palay. Ito po ay may sukat po na 40 metro ang haba. Itong isang kamahan ay 1.5 meter at itong kabila ay mga 1.2 meter po ang lapad. Bata pa naman po yung kanyang punla na may taas po na 17 sentimetro. Ano pong inabono nyo dito? Complete. Tsaka ano? Mulching. Ayan po. Kanya pong inabono dito ay complete. Ay, sinabog lang ito. At ano, eh. Ammonium. Yung kaulog. Meron mo record nito. Ano? Mga kapalay, lumipat naman po tayo sa punlaan po ni Ginoong Severino de Leon. Ito po ay 12 kilos na hybrid seeds at ipinula po noong November 23 taong kasalukuyan. Atin pong naobserbahan ang presensya ng mga kakamping kulisap o beneficial insects kagaya ng mga tutubi or dragonfly. Ang average po ng taas ng kanyang punla ay almost 21 cm. At ito po ay nakatakdang ilipatanim sa darating na Lunes. Ang kanyang paglilipatang tanim ng pananimin na ito ay 8,000 square meter or 0.8 hectare. Base po sa ating obserbasyon, ito naman po ay nasa magandang kondisyon at malamang po ay sumapat sa kanyang tataniman na palayan. Mga kapalay, lumipat naman po tayo sa punlaan po ni Ginoong Manuel Balmonte Jr. Ito po ay 15 kilos na hybrid seeds, SL7 variety. Ito po ay kanyang ipinunla noong November 24 taong kasalukuyan.
Sila naman po ay nakatakdang magpalipatanim sa darating na Disyembre 27 or 28. Depende po sa schedule na mananim. Atin pong naobserbahan ang mga nasirang pula, dulot na rin po ng mga pesteng daga. Atin din pong kinapanayam ang ating farmer noong araw ding yon upang sabihin sa kanya ang ating naobserbahan sa kanyang pulaan. Nang sa gayon ay kanya pong maagapan at mabigyang aksyon at maproteksyonan ang kanyang mga punla sa mga mapapanirang daga. Ang paglilipatan naman po nito ay may sukat po na 9,000 square meter or 0.9 hectares ayon sa ating farmer. Atin din pong tinungo ang mga punlaan ni Ginoong Harold Soriano. Ito po ay 13 kilos na hybrid seeds at ipinunla po noong November 27 taong kasalukuyan. Bahagya po itong na-damage ng mga golden kohol or golden apple snail dulot na rin po ng palagiang pag-ulan. Ayon po sa kanyang tagapangalaga, sila po ay nakatakdang magpalipatanim sa darating na 27 ng Disyembre taong kasalukuyan. Yun po mga kapalay, kung nakarating ka po sa part na ito ay maraming salamat po at sobra ko pong na-appreciate na inyo pong tinapos ang aking video. Ingat po kayo palagi at hanggang dito na lang po muna ang aking vlog sa araw na ito. God bless po at maraming salamat.